Yun guys, so may lakad tayo ha. May magpapacheck sa atin ng apat na rep. So isang upright pacer guys, pero dalawa yung compressor nya, dalawa rin yung control, at saka dalawang under counter chiller guys. So ano to guys, so parang restaurant siya, so samahan nyo po ako, i-total restoration natin yung unit. Yan, so yun na naman yung mga gamit. May lakad na naman tayo. Nag-get up na naman tayo guys. So samahan nyo po ako. So balikan ko po kayo guys. See ya. Yan, dito na tayo. Kasama tayo si Edu. Edu. Yan, ilalim. Ayan, dalawa control. Tapos dalawa din yung compressor. Yan yung isang under counter chiller. Ito pa yung isa. So bahala na po dyan yung master Edu. Master booting. Ang ganyan laki. So inaantay na natin yung pyesa guys. Para i-convert na natin. So gagawin natin itong ano, digital na kasi hindi na gumagana. Ayan. Tapos guys, sira yun yung pan motor. Palitan na rin natin yung pan motor na yan. Sira yan guys. Plug and play na lang. Ito, ito yung line thermostat nga pala guys. Ayan. Yan yung isa. So yun, line thermostat, indicator light na 220, dalawa. Tapos digital display. Yan. Tapos ito guys, yan, sirato yan. Diba, may hinto siya. Diba tulad dito. Yan guys, nakalasan natin yung condenser fan motor. Ganit na yan guys. So ito kasi bushing type lang to. Kaya sobrang tagal, suko na rin siya. Palitan na lang doon ng bago. Elko yan guys, Elko fan motor. Elko fan motor. Yan diba? So lilinisin na rin namin to. Yan yung isang master. Master! Okay. Veterano po yan. Senior? Senior ba senior? Veterans eh. Guys, dumating na yung papalit natin. Yan ba sila? Yes. So guys, GI control. Yan. So, load niya. Ito.
sensor. Yung pinaka board nya, ayan. Ayan. At ito yung loob. Dito kasama. Ayan. Guys, so hindi kayo maliligaw. Ayan, dahil may diagram. Baliktad pala. Sana all. Ayan, may diagram. Kaya madali lang sundan. Ayan, kompleto yan guys. Lahat nyo naka-indicate kung saan nilalagay. Kung sa compressor, sa pan motor, sa heater. Ayan, meron dyan. So, madali lang ikabit to. Simple lang. Tapos, ito yung display niya. Yan. So yung kanina, kinabit na namin. Isa, diba? Kinaling na namin guys, sinulma namin. Para pumasok to. So ito na siya. Yan. Nice. Para walang awang. Pag nilagay natin siya dito. So lagayan mo, mapapakita ko sa inyo guys. Ganyan siya guys pag nakakabit na. So ito yung wala pa, di ba? Nasaan siwang. So yun, break time na. Papa, inasal si boss. Boss, inasal tayo boss. Oo, oo, oo. Painasal si boss. Kakaiba talaga boss ko. Yung mga boss ko dapat galante. Hindi mo tingin ako. Papapogi pa yan. Kakain lang yan sa kwek-kwekan. Kwek-kwekan ha? Huh. Yan ang mga tunay na boss, di ba? Papakain, hindi ginugutom ang mga tauhan. Guys, so i-wiring yan na yan. So, bibili na lang tayo ng terminal clip guys kasi malulutong na yung mga terminal clip niya. Tapos yung starter relay sa compressor natin guys. Corroded na siya ayun guys. Corroded na. So ito tinanggal na namin. Yan. Wala pang nabibili niyan guys. So bibili na lang tayo. Hahanap tayo mamaya. So meron lang tayo nabili yung pang chiller. Naikabit na. Ito naman yung nagawa ni Edu. Ayan guys. So nalinis niya na yung condenser pan motor. Yung condenser coil. Nakabit na rin yung relay. Ayan. So may wiring na. Yan. Pero tatanggalin yan guys. Tata disable to. Ilalagay natin dito. Pati ito, lalagay natin dito. Yan. Guys, package. Diba? Sponsored by Mancher. Yan guys, balikan namin kayo. Update na lang pag nakakabit na. Okay. Ayun guys, testing na natin. Ayan, 1.8 amperes. So isang unit lang muna. Ito. Yung may sirang pan motor, okay na siya. Bago na yan guys. Bagong pan motor na yan. Ayan. Yung ginawa natin guys, pinagsama natin yung compressor tsaka fan motor. Kita ko sa inyo. Yan, ayan yung wire ng ano, fan motor. So, pinagsama natin. Brown, brown, blue, blue, tsaka brown. Kulay green. Yan. Ito yung output niya guys. Bali ito, ikakabit natin ito sa
terminal ng compressor, tag-isa dito. Ayan, dito lang guys. Isa sa overload, isa sa relay. Tapos ito guys, yan, kung tatlong to, kakabit natin yan dito sa ating DI controller. Yan, maya-maya guys, pakita ko sa inyo. Yan, tuloy na natin guys yung pag-wiring. So dito, power supply to guys, yan. Galing dito sa ating male plug. Then nagtap tayo, papunta dito. Yan guys, oh. Dito sa diagram, kita naman siya sa diagram. Yan, yan yung diagram. Ito yung plug. So yan, kabit natin isang terminal sa AC2, itong kulay blue. Isang terminal sa AC1, alternating 1, alternating 2. At G, yung ground. And then, itong pinag-combine natin na condenser fan motor at compressor, tap na natin. Tap muna natin yung compressor. Yan, relay, tapos overload. Tapos ground. Yan, ground. So yun na siya guys, yun. Compressor, condenser fan motor. So okay, numbay natin dito. Inano ko na lang siya ng color coding. Blue, blue, brown, brown. Yan. So yung isa, tagay natin sa compressor terminal. Ito yun guys. RY1 compressor. Yan. So yung RY2 wala siya guys. So ito yun, RY1. Ayun. Dito natin siya ikabit. Compressor relay ito, guys. Yan. Tapos yung isa, kabit natin sa AC1. Then yung isa, sa ground. Yan, guys. Okay na yan. So, same lang din dito. Dito natin. Ayan. Tapos yung digital display. Ito guys, ito. Kabit natin dito. Then ito guys. Para sa sensor. Ayan. Ba may lagayan siya. Tungin natin yung sensor. Bali, madali na lang ito guys. Plug and play na lang. Ito yung ating sensor. Yan. Kabit natin dito. Yan, ganyan lang siya guys. Simple lang. Yan. So dito okay na. Testing na natin kanina. Mandal na siya. So testing natin dalawa. So, dapat guys ilaw yung dalawa parehas. Yun. Diba? Yun, makapansin nyo, 25 na kasi mantra na siya kanina guys. So ito,
Ngayon pa lang natin paandarin. Antayin lang natin. Yan. So, 5 minutes time delay to guys. Safety siya para just in case magkaroon ng fluctuation. 5 minutes ulit bago siya mag-run. So, hindi siya patay sindi. Antayin lang natin. Ayan guys, umandar na pareha, diba? So, okay na siya. Okay na, ayan. Bali, isa-set na lang natin yung temperature settings niya dito sa control guys. So, pakita ko sa inyo. Ayan, silipin muna natin. Okay na, okay na. Malitinig naman yung pag-andar. So, nag-steady na yung indicator ng operation. Ibig sabihin, maandar na yung compressor. So, ayan. Maandar na parehas. Then yung amperage, silipin natin. 3.8, 3.7. Yan guys, magkasama yan. Bali, dalawang compressor yan. Pakita ko sa inyo yung cog. Yan, set na natin guys. So, pagsiset nito, madali lang naman. So, long press natin yung function. Yan, lumipat siya guys, di ba? Temp set, ibig sabihin positive 5 yung temperature settings niya, so pang chiller siya. Eh, freezer tong ating upright freezer to guys. Pwede natin siya i-adjust. Ulit, long press lang ng ating function button. Oops, sumobra. Ulit, yan. So down lang natin guys. Ayan, so negative 11. So ito guys, ganun din. Ayan. Set natin ang long press ang function. Press lang guys, negative 11 din set natin. Ayan, tapos cut out nya guys, 4. Yan, cut in nya. Yan. So, depro sensor guys, ito, naka temperature to 30 degrees Celsius. So, 14. 14. Sa'yo, Master? Ano yan, Master? Hindi, yung side cutter ay binibigay sa ANSI. So, ganun din to guys. Long press ulit natin ang function. 11. Ayan, 4. Gawin natin yung 2. Then, ito ay 4. Yan. So, bitawan lang natin guys. Pabalik na yan sa original temperature. Yun, 30. So, balik tayo sa amperahe natin. And guys, so ito guys, bali temporary lang para may saksak natin dahil yung ating outlet, wala outlet natin, wala pang supply, ginagawa pa ng electrician. Tsaka hindi siya match, dapat yan universal. Yung with ground. So although with ground naman yun guys, meron namang outlet na universal, yung may video. So parang, ayan, ito siya guys, ganyan.
nga pala guys, lahat yan kinonvert na. Kano na rin. Nilabas na yung coil kahit ito. Ang ginagawa ni Edu. Edu Pasilip. Yan. Yan guys. Inverted. Yan. May tubig-tubig na siya guys kasi na-testing na namin sa kanina. So okay yung system niya. Saka gumagana na rin yung ano niya. Kinabit namin conversion DEI control. Ayan, nilalagay niya na lang yung ano, room temperature sensor. Ayan. Ayan. Ayan, dito niya nilagay yung ano, box ng DEI. Yan. So mamaya ayusin niya na lang yung ano niyan, wiring niya guys. Pagagandahin niya para malinis tignan. Guys, okay na. Ayan na. Yung resulta ng restoration namin. Ayan. Ito na yung pagkatapos naming linisin. Right? Linis na namin. Ayan. Ito na yung ano, upright freezer na 4 door. So, ayan. Ito yung under-counter sealer, guys. Yan. Negative 4 na. So, sinet muna namin siya ng ano, negative 6 para lang makita namin yung capacity ng lamig niya. Tsaka, converted kasi siya. So, mas maganda kung naka-negative siya. Yung design niya kasi, converted, walang blower. So, mas madali siyang bababa ang temperature pagka in-open natin ang pintuan. So, mas maganda kung naka-negative degree Celsius siya para at least ma-meet niya yung temperature talaga ng chiller. Kasi kung idodos natin siya 2 degree Celsius, so pagbukas, medyo matatagalan yung pag-recovery ng lamig niya. Ayan. So, ito, inaantay pa natin. Naka 1 degree Celsius pa siya, guys. Ayan. Itong upright freezer natin, sinet natin siya ng negative 11. Ayan. Itong isa, negative 6 na itong upper body, upper level. Itong isa, yung pinaka lower level natin, positive 3 degree Celsius. So, nahuli kasi siyang i-operate kasi magpalit tayo dito ng ano, starter relay. Pakita ko sa inyo yung loob guys na kung paano siya kinonvert. To guys, so pakita ko sa inyo yung loob. Pansinin niyo yung temperature, negative 6 yan, pero pag inopen natin yan saglit lang, bababa ka agad siya. Yan. Pero kung mapapansin nyo guys, malamig na siya. Ayan, umuusok-usok na. Ayan. Yan. Ayan yung kanyang coil guys. Ayan. Ito. Nag-yelo na siya. Yan. Okay din naman yung pagka-convert sa kanya guys. Kasi kung tutusin, ganto rin naman yung concept ng repiping niya, kaya lang nasa likod siya ng stainless. Yun yung original design. So ito, nagka-problema na yung system niya siguro dati, kaya kinonvert na. Ayan guys, negative 6. Diba? Ang bilis magbago ng temperature sa konting saglit lang ng pagbukas. Dahil ayun, ayun yung ating sensor. Yun yung ating sensor. So, wala siyang blower. Yan. Kung alang, medyo exposed to sa pagkabutas pagka hindi masyadong naingatan ng paglalagay ng product o kaya nung mga tray. So, nire-recommend namin na lagyan to ng screen. Parang ito. At least, pag nilagay dito yung
tray. So may tendency kasi na matamaan siya. So kung may harang siya dito, hindi siya matatamaan agad-agad. And guys, just saglit lang. Positive 8. Pero mamaya magbabago yan. So adjust na rin namin ni Master yung isa, yung chiller natin. Gawin natin negative 2. So papakita ni Master kung paano i-adjust yung DI controller. Yan. And guys, so nakita nyo, di ba? Pakita ko rin dito yung settings niya. Long press natin yung function. Antayin natin pumunta dito yung ilaw. Ayan. Ayan. Ito yung temperature set niya. Kung ano yung desired temperature na gusto natin mangyari. Ayan, negative 11. Ito naman yung cutout, cut-in niya. Ay, cutout niya. Ito naman yung cut-in niya. Ayan. Ay. Tapos ito naman yung temperature na, ay defrost natin guys. So, yun guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sana gusto nyo guys. Maraming maraming salamat. Sana nagustuhan mo ang video ko guys. At kung nagustuhan mo, pa-like naman, pa-share naman, at pa-subscribe. Huwag mo na rin kalimutang i-hit ang notification bell guys para ma-inspire pa po akong gumawa ng mga video.